Yo, what's up guys? At welcome to our vlog. Today guys, gagawa kami ng loft. Day 1 ng pagsisimula namin ng loft. No, gagawin namin yung skeleton ng loft. Yung kanyang frame. So kasama ko ngayon si Bro Rex. Yan. Hey. Ito yung plano namin. All right, so ito yung plano namin na nakagawa siya kahapon ng plan, sketch plan, no, para sa aming loft. And yung loft namin guys, maliit lang. Siguro mga pang lima o anim na kalapate lang siya. So update ko kayo mamaya guys, no, dun sa mga gagawin namin. Nga pala guys, ito yung area ng aming paglalagyan ng loft. So dito namin siya ilalagay. So pinag-iisipan namin guys kung saan dito. So maaring dito guys, no, maaring dyan. Tanggalin namin muna namin yan, tapos ilipat namin dyan yung loft. Or maaring sa kabilang side, dito. Or pwede rin naman doon sa dulo. So depende. So i-update ko kayo mamaya guys, no. So samahan nyo kami sa aming journey. Yo, what's up? At andito po kami ngayon sa third floor. Bumaba kami from the rooftop. Kasi sobrang init. At kasama ko sila Rex. Ayan, kasi Lon TV. Ayan, pinag-uusapan nila guys yung sukat. May bahoy. At magbubutol kami rito sa third floor. Bro Rex, ano ba magiging sukat ng ating ano? Okay lang siguro yung 7. 7, no? 7x4. Para madaling kuhain sa kalapate. Ikaw, Lon TV, anong opinion mo? Hindi 7, 7. Ito? Iba ka talaga, Lon TV, no? Okay guys, may konting pagbabago sa aming loft. Dahil nabago yung sukat, no? Ilang feet na lang, bro? 6 feet na lang dahil masyado pa lang mataas. 7 feet or 8 feet, no? Ayan guys, so si Lon TV, ito po, naglalagari na siya. So napakapulido na mga nilalagari niya. Okay guys, so nakatapos na po kami guys ng apat na pundasyon, no? Kasama natin si Lon TV, ito. Ito si Rex. Ano ba yung next natin na gagawin, Bro Rex? Bro Lon? Yung ano niya, yung lakad naman niya. So yung ginawa kanina guys, yung pundasyon, yung height, yung taas, no? Ngayon, gagawin naman natin yung width. Kaya pag sinabi mong width, Tagalog ng width, meron. Width, di ba? Hindi, joke lang. Ibig sabihin na yung lapad niya. Yan po, si Lon TV, nilalagari na po niya yung lapad. Yung, Doc? Lon TV, ano masasabi mo? Ayos. Ayos? Ayan po, hawak ni Rex yung height, no, o yung taas. Ganyan po kataas, guys. Ayan. Ay magiging loft namin. Ayan po. Sabi mo, Rex. Ayos. Ayos. Kaya ayos lang ang sagot nila, guys, kasi darin ako masabi. Ayos. Alright, guys. So, ayan, nakatapos na po maglagari si Lon TV. At ang gagawin namin plano ngayon, gagawa kami ng dalawang forma na ganito, parang square. And then, pag nagawa namin siya, isa sandwich namin, papatungan namin ng mga kahoy. So, hindi ko rin maintindihan eh, pero malalaman natin. Na, mamaya. Hindi kami mga professional. Hindi kami mga professional ha, mga amateur lang kami. Si Rex lang professional dito. Engineer namin. Kami nilang TV. Non-pro. Lang TV, may gusto ako sabihin. Ayos. Ayos, okay, ayos. Alright guys, kami muli nagbabalik at nakalipas ang ilang oras. Nagpahinga kami konti. And ayan, matapos na guys, no? Yan yung mga kahoy. Sila gamitin. Alright. So gagawin namin yan, i-assemble namin siya sa rooftop dahil makikita nyo medyo ano na, hapon na. Hindi na mainit, no? Medyo may silong na. At presko na. So, samahan nyo kami guys. So ayan po guys, no? Mag-aabutan kami ni Rex ng kahoy. Iabot niya sa akin at dadaling ko dito sa rooftop, sa labas. Ayan. Okay. Samahan nyo kami. Samahan nyo kami. Alright. Okay, isa-isa lang. So, unti-unti na kami. Slowly but surely. Alright guys. So, ayan. Naiyakit na namin yung mga kahoy. Yung mga pinutol ni Lon TV kanina at ikot ni Rex. Ayan, nasa labas na yung iba. Alright, so ngayon, papakuin na po namin guys yung frame. Ayan, pasensya na, inihingal ako. Ito yung lugar guys, no? Dito na yung palilipa rin yung kalapate.
So, you can see, maluwag, no? Andun yung bundok na rayap. Tanaw siya. Ayan. So, napaka-ideal talaga, guys, no? Na kapag ikaw ay magkakalapate sa taas, sa bubong or sa rooftop, mo ilalagay yung kulungan ng kalapate mo. Ayan, para mas tanaw nila yung viewing, no? Ito po yung mga materials namin, guys, no? Bubuuin muna namin yung frame, then after that, kung may time pa, guys, mamaya, gagawin, ilalagay namin siya ng plyboard. Pero kung wala nang time, baka bukas na lang or Thursday namin tutuloy. Alright, guys, no? Sa gagawin namin, guys, hindi po ito gawa sa bakal. Ito po gawa sa kahoy muna. Dahil hindi pa naman po permanent yung gagawin namin loft. Since nakikitayo lang po kami ng loft dito sa church, no? Pinayagan lang kami ni Pastor na makapagtayo ng loft dito. So, gagawa kami ng temporary loft, guys, no? Gawa sa kahoy. Siguro magla-last ito na pagkahoy kasi ang loft mo. Mostly tingin mo lang TV mga gano'ng katagal ang itatagal ng kahoy. Mahigit isang taon din. Oo, tulad dati, no? Yeah, mahigit isang taon din, guys, no? 1 year din. 1 year ang itatagal or more. Depende sa pag aalaga ng kulungan, no? Kung talagang laging nalilinis, baka tumagal ng 2 years. Wow. So, guys, nakadalawa na po kami. Ayan, dito. At saka dun sa dulo. Ayan. Lord TV, ano po masasabi niyo sa ano? Sa quality ng kahoy? Medyo hindi maganda yung kahoy, no? Pinili namin nung una, maganda yun. Hindi ko alam bakit yung iba yung binigay. Ganun talaga yata minsan, no? Na-scam kami yan. Kung sino yung gusto mo, hindi ibibigay sa'yo. Siguro kalooban ng Panginoon ito. Makunat ang binigay, eh. Hindi siya masyadong maganda, pero siguro mananalo. Pwede na. Rex, kamusta experience mo sa pagpapako? Tigas. Tigas siya? Tigas. Oo. Pangit yung quality ng kahoy, no? Magaling ka magpumukpok. Ito si Elon TV, tanoy mo sa mapukpukan. Sana yan. Hindi lang kami professional. Oo. Okay, guys, ito po. Natapos na po namin yung ano, yung dalawang frame, no? Yung foundation, no? Ayan, hawak ni Lon TV. Tsaka ito, kay Rex. At, Rex, ano masabi mo? Nahirapan ka ba? Hindi, simple. Parang iba yung dating, ha? Ikaw, Lon TV, nahirapan ka ba? Nahirapan ako mag-isip. Nahirapan ka mag-isip. Buti ka pa, nahirapan mag-isip. Ako, walang isip. So, ayan, guys, nabuo na po namin yung pinaka parang... Huwag lang kung ano to, basta. Ayan. Pinaka-box. Pinaka-box, no? I-update ko po kayo mamaya, guys. Lon TV, may gusto ka ba sabihin? Merienda. Merienda. Alright, guys, no? So, inabot na kami ng takip silim. Muntik na. Muntik na pala, ayan. Ito si Pro Rex, talaga pagod na pagod. Kita-kita naman. Ito si Pro Marlon, Lon TV. Ayan, so natapos namin, guys, yung frame. Ayan, medyo nakakapagod gumawa, no? Lalo pag hindi tayo karpintero, talagang mahirap. Okay, guys, so hindi namin natapos, guys, no? At grabe, kapagod. Pagod na pagod kami. Ayan, natapos naman yung... Natapos naman, guys, yung frame, ito. Nung loft. And expect namin, guys, ganito lang kali. Maliit lang, eh. Pero nagulat kami, laki pala. 4x6. Hindi kami kumasya. Pwede, oh, kasang-kasya, no? Pero okay na rin to. Para at least, mas, ano, diba? Mas maluwag yung mga kalapate. Okay, guys. So, yan po. Kami po yung magpapaalam na. Lon TV, meron ka bang gusto sabihin bago tayo magtapos? Yon, salamat sa pagtatabay sa pampagawa ng aming look. Yon. Rex, ikaw? Tulungan nyo kami. Sobrang drain na, pagod na. At iba, guys, no? Iba talaga pag ikaw ay karpintero. Kaya malaki ang respeto ko sa mga karpintero. Isipin nyo ito lang ginawa namin, ha? Pagod na kami. Paano pa yung mga karpinterong gumagawa ng bahay, di ba? At magkita-kita po tayo sa part 2. Itutuloy po namin, guys, no? Tatapusin namin ito. Isasama namin kayo sa aming journey. So, see you, guys, mga kalapatids! Kalapatids ba? Kalapatids. Kalapatids. Kalapatids, okay. So, yun na yung tawag namin sa inyo, kalapatids. And dun sa name ng loft, siguro, nag-usap-usap na kami since ang pangalan ko, J, John, Rex, R, and Marlon, M. So, napag-isipan namin, JRM na lang. Kasi naisip din namin nung una, Pantera, kaya lang masyadong corny. Pantera, di ba? Pag sinabi Pantera kasi apelido niya,
pantalunan. Apelido na to, De Vera. Kami, De Vera. So, Pantera. Kaya lang medyo corny. So, ginawa namin simple na lang. JRM Love na lang. So, salamat po sa mga nag-suggest. No? Thank you so much sa mga suggestion nyo. Pero, yun, nakapag-decide na kami. JRM Love na lang talaga. So, thank you po. So, continue lang po tayo sa pag-support. See you again.